Yo, what's up guys? So, for today's video guys, so ngayon, ang imo-model ko ngayon ay ang aking missis. So, matagal ko na siyang dapat ni-reband, kaya lang hindi ako nabibigyan ng oras. So, ngayon guys, nabigyan tayo ng oras para siya ay ma-reband. So, nagre-reklamo na rin siya kasi pangatlo yung buhok niya. So, ngayon, imo-model natin siya guys. So, ito pa lang buhok niya guys, ni-reband ko siya last year pa. So, more than 1 year na to guys. So, halos yung bagong tubo niya, itong haba na to. So, kaunti na lang yung natira na dating rebanded niya. So, ang application natin ito guys, applyin lang natin yung mga bagong tubo pero sobrang haba na yun. So, ititira lang natin yung dulo. Kita pa naman dun yung kung alin yung dating rebanded niya. So, apply muna natin. Tapos, ito pala guys na buhok niya. Sinampo ko lang muna siya tapos hindi ko siya pinatuyo masyado kasi dahil colored hair siya. So medyo basa siya ng konti pero hindi naman yung sobrang basa. Kita naman sa video guys na hindi lang siya totally 100% dry. So pag colored hair kasi guys, hindi na natin kailangan patuyuin masyado. Mas maganda nga yung iba nga dyan, towel dry lang tapos application na. So kaya lang ako guys, gusto ko yung medyo tuyo ng konti para nakikita ko talaga yung buhok, yung mga kulot-kulot niya kung saan. So pagkatapos nito guys, mag-apply tayo. I-check natin siya dahil sa colored hair na siya eh. So after nito ma-apply natin siya, check natin siya guys na mga 20 minutes, 15 to 20 minutes. So ito guys, nababad ko lang siya ng 20 minutes. Tapos chineko siya guys, okay na pala siya. So hindi tayo guys nagbabad ng matagal dahil sa colored hair siya. So ayun na, kita mo naman. Kita nyo naman guys na okay na siya. Nagdevelop na yung gamot. So ngayon guys, i-contour natin siya para malagyan na yung sa dulo, yung dating rebanded. Susuklayin natin siya guys para mag-develop din yun sa baba. Kasi pag hindi natin yun guys, pinadaanan ng gamot, ganun na yun, hindi na yun magbabago. So, chine-check ko lang masya, chine-check ko lang guys ng mabuti para makita talaga natin. So ngayon guys, section natin siya tapos susuklayin natin para malagyan yung sa dulo. Pero ang makakalagay doon na gamot guys, yung gamot na lang dito sa taas. So parang bababa na lang siya. Kukontrol na lang natin siya pababa. So yun na yung magpapadevelop doon sa baba. Tapos pagkatapos natin guys, masuklay pababa. Malagay na ng gamot yung nasa dulo. Check natin siya guys kung luto na siya. Pero pag hindi pa, pwede natin siya guys ibabad mga 5 minutes. Or 10 minutes. Depende pa rin guys sa reaction ng buhok, sa development ng buhok. Pero kasi guys, na pagkatapos mo magsuklay, ayun. Kailangan mo na agad balawang kasi nagre-react na eh. So ito pala guys, nagreban ako dito sa bahay kasi walang magbabantay sa anak namin. So ito nga yan. Pa-cellphone sa tabi ng mami niya. So dito ako nagreband sa bahay para kahit nireband ko siya, nabantay namin yung mga bata. A few moments later. So ito guys, nabalawan na natin siya. So halos nababad ko lang siya guys na mga umabot din siya ng 30 minutes kasi 20 minutes yung babad. Tapos nag-check, tapos nag-control pababa, sinuklay natin siya pababa. So babad ulit ng mga 5 minutes. So umabot siya ng 30 minutes. So ito guys, papatuyuin lang natin siya ng 100% bago natin siya i-iron. So kung nakita nyo guys, medyo umunat na siya oh. Yung unang application pa lang, medyo gumanda na siya. So madali na natin lang siyang mapaplantya. Kapag plantya natin guys, so ang gumamit ako dito ng init guys nasa 200.
Kasi medyo wavy yung buhok na tong misis ko. Sa pagpaplantya guys, dapat laging maninipis lang. Tapos section by section natin. So guys, kwento ko lang pala sa inyo kung paano kami nagkakilala ng misis ko. So, ito pa lang misis ko guys. So, estudyante pa siya noon. Tapos ako, bagong pasok lang ako sa salon noon. So, nagupitan ko siya guys. So, parang nalabat first date ako sa kanya. Tapos, text kami. So, ayun, nagka-developan. So, ayun, naging kami. At ngayon, nasawa ko na siya guys. So alam nyo ba guys, simula nung naging girlfriend ko siya o naging kami, so ako na yung lagi nagpapaganda ng buhok niya. Nakalibre na siya lagi. ako na yung nag-ahit ng kilay niya. Kasi marunong naman ako mag-ahit ng kilay, pero guys, 100% lalaki to. So dati talaga ang trabaho ko hindi naman ganito. So nagkataon lang napunta tayo sa salon. So nakita ko yung maganda ang kita pala. So kaya kinarir ko na siya guys. Kaya pinagpatuloy ko. Nag-training sa salon hanggang sa natutunan ko lahat bago ako naging senior stylist, tsaka bago ako nakapagtayo ng sariling salon. So tapos natin siya guys, si Iron. So ngayon, i-apply na natin sa kanya yung neutralizer, or yung neutralizer ng pang-rebound, or yung letter B. Yung rebounding number 2. Pag-apply natin ito guys, babad lang natin siya ng 15 minutes. Tapos babalawan natin siya. So kaya lang ito guys, pagkatapos ko mag-apply ng neutralizer na ito, a-applyan ko siya ng hair color. Kasi yung bagong tubo niya na black na, kasi nikinulayan ko to last 2 months. So may black hair na siya. So ngayon guys, kukulayan ko siya. So ang kukulayan ko sa kanya, yung bagong tubo lang, yung black lang. So nasa taas lang guys. So pagka-apply ko nito ng neutralizer, i-apply ko na sa kanya yung hair color. Para diretso na guys, isahan na. Ito pala guys na technique na to. Alam ko hindi ito ginagawa ng ibang mga hairstylist. So yung nakakaalam lang pwede nyong gawin, pero sa hindi naman, pwede nyong i-try guys para makita nyo kung ano yung difference ng kailangan mo pang balawan or diretso mo na. Malaki kasing maliles ng oras pag diretso mo na siya. Pero sa pag-apply naman guys, dapat maayos yung pag-apply mo. Kasi pag hindi maayos yung pag-apply mo, ang nangyayari, hindi pantay yung color, o kaya patsi-patsi. So ito guys, i-apply natin sa kanya yung color. Kasi tapos ko na siyang i-apply yung neutralizer. So apply natin siya ng hair color. So kung nakikita nyo guys, ina-applyan ko lang yung sa roots lang. Pero section by section pa rin guys, para makulay natin siya ng pantay. So para nagkulay lang tayo guys ng yung mga matatanda bagay, yung roots. So parang retouch lang to guys. Ako guys, laging ganito ang ginagawa ko pag nag-reband ako, kasi madali talaga siya gawin eh. Tsaka isang balnawa na lang. Perpekin nyo lang guys. Perpekin nyo lang yung application. So ngayon guys, pagkatapos ko siyang ma-applyan ng color, binabad natin siya ng 30 minutes. Tapos babalnawa natin siya. So pagbalnaw ko naman sa kanya guys, ginamitan ko na siya ng treatment doon sa pagbalnaw, yung letter C niya.
Hindi ko na siya binabad guys ng matagal, binababad ko lang siya ng 3 to 5 minutes. Okay na 'yon. Nagde-develop naman 'yun eh. So ito guys, papatuyo na lang natin siya. Makikita natin yung result niya kung maganda talaga siya. So guys, hindi na ako nag-iron pagkatapos ng blower. Sa iba kasi, nag-finish pa sila ng iron. Pwede naman yun guys. Kaya lang, kanya-kanyang technique naman yan eh. Sa akin naman kasi, pag nakita kong maganda na, hindi ko na siya kailangan ni iron kasi nakita na natin yung result niya pag pinatuyo pa lang natin siya. Kaya ito na yung natural niya guys. Kung nakita nyo, maganda siya, smooth at shiny. Tsaka yung color niya guys, pantay yan. So guys, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. At nakilala yun yung model ko, yung misis ko. Kung bago ka lang guys sa channel ko at na-daan mo lang to, at kung may natutunan ka naman guys, please like and subscribe naman dyan para may makatulong ka na rin sa akin. So ito na guys, tapos na yung reband in color natin. Sana guys may natutunan kayo sa video natin ngayon. So ito, maganda ba? Parang ganda ng misis ko guys, ano? Ganda ng model. So parang dalaga lang, parang hindi natang may anak ng dalawa.